So if ever kayo is target nyo rin dito sa Netherlands. So pagdating nyo dito, may mga lalakarin pa rin kayong papers. So may mga ipapasa rin kayo sa Gov, sa registration, so mga ganun. Pero yun, sa Pilipinas, usually yun talaga, yung letter lang, yung kailangan yung abangan dun sa para sa approval nung sa IND. Add ko yung sa ano, isang step sa POEA, yung yung letter na ano, gagawa ka ng letter, isasabihin mo sa POEA kung paano man hanap yung trabaho mo. Ah, oo. So, oh, ganito yun ha. Ang ginawa ko doon, ganito yun. I-state mo sa letter na yun kung paano man hanap yung trabaho mo. Verbatim. So, for example, sa akin, my name is Jez Reel Maghuyop. I was looking for a job on LinkedIn. I submitted my resume and got interviewed via Zoom. And after 3 technical interviews, I was offered a job. Tapos papanotaryo mo yun. Diba? Parang ano, kinder. Ano. Papanotaryo, nalala ko yun. Tapos sa ano din, sa medical din, may ganyan eh, yung psychological. Pinagsulat, parang ang dami ko nga sinulat na essay nun. Parang describe your... May essay dun sa ano, psychology. So, yung sa medical, may para silang classroom dun. Magsusulat ka ng, ano mo, ng describe yourself. Ano yung mga ano mo. Parang sagot talaga grade school. Ano, kasi sagot ka muna ng abstract. Yung mga object-object. So, sagot mo yun. Parang, ano, ang isang... Pag-subocode ka, no? Oo, ang isang purpose na natin is parang i-check yung mental health mo. I think lang. Kasi may mga question doon na, ano eh, pag sobrang tagal mo na nawala sa pamilya mo, ano yung gagawin mo? Iiyak ka na lang ba? Maghanap ka na? Oo, parang mga ganon siya. Not specifically ganon talaga yung, ano, yung sagot tsaka yung question. Pero, ano, the way na ganon siya. Para titignan nila kung may suicidal tendency ka. Totoo yun. Buti na lang hindi ko na-take yung exam na yun, kundi baka bumagsak ako. Ah, yung physical exam na hindi mo pwede pa-opt out. Sabihin niya doon, ano, I'm a software engineer. But naked talaga. Nice. Thanks. Sige, tignan natin yung next question dito. Magkano ang average ang out of the pocket na nagastos nyo sa pag-move sa ibang bansa? O yung sa akin, so yung plane tickets, syempre ako sasagot, hindi yung depende sa company. May mga nabalitaan ako, sinasagot ng company yung ano, yung eroplano. Yung sa akin kasi hindi sinagot eh. Hindi ko lang alam kung bakit. Hindi rin sinagot yung sa lawyer para mag-ayos ng working visa. So 100k, ganun siguro, more than 100k. No? Sa akin kasi ano, sa inyo. May ano, budget kasi yung company. Hindi ko na lang sasabihin, pero malaki yung budget ng company. Cover yung pamasahay ko tsaka ng ano, ng missis tsaka ni baby. So sa budget na yon, pwedeng cover yung mga ginastos sa PUEA. Pwedeng i-cover yung ginastos mo sa paglalakad ng mga documents, mga medical, etc., mga insurance, etc. Tapos cover din yung plane tickets. Pero pagka ano, pag sumobra na yung mga gastos mo doon sa ano, sa budget nila. Syempre, ano man 'yun. Ikaw na magkagastos. Naalala ko yung ibang ano, yung office mate ko. Ano, pagdating na lang airport, since madami pang sobra na ano, na budget doon sa kanila, bumili sila ng sapatos sa airport, bumili sila ng ano. Sabi ko, is that necessary? Parang pasok ba siya na gamitin doon? Sabi niya, I need shoes to walk eh. So, that's part of ano, allowance. Eh, ang ano din, ang advice din ng ano, ng parang HR ata, use as much as possible. Kasi otherwise, mapupunta sa amin yung sobra na pera. Which, kagaya sa akin, napunta sa akin, 15,000 nuk ata na pera. So, forgot how much that's in ano, in peso. Pero around 15,000 nuk yung ano, nasobra sa akin, taxable yun. So, kung gagastusin mo na lang, bibili mo ng mga sapatos, mga ganun, ng ano, depende sa country, ha? Ganun lang yung nakwento ko lang yung sa, ano, case lang sa office mate ko. Okay. Oh, ay, sa akin pala, ang may bayad yung ano, ay, sagot pala nila yung lawyer, nalimutan ko. Yung airplane tickets lang yung hindi sinagot. Yung isa naman na nakakilala ko, sa Facebook naman, business class, sagot ng company. Facebook yun eh.
parehas. Meta na pala. Actually, ganun din yung nangyari sa akin. Yung sa akin kasi, ano, may budget din sila. Yung sinagot nila yung plane ticket, pati yung accommodation ko. Actually, yung sa rent ko din, yung sa, kasi diba tayo naka-apartment. So, yung down dun sa rent. So, pag mag-moving ka, yun, may budget din sila para dun. Yun, yung, nung una, parang, ang tanong nila, anong gusto mo ba, Seiji? Yung normal, economy o business class? So, sabi niya, sulitin mo na para kunin mo na yung business. Sabi ko, business class yun sa'yo? Business yung binigay nila sa akin. Pinapalang ko yung mukha ko. Eh, sige, pero yung ano, yung personal out of pocket mo, magkano? Lahat-lahat? Yung, hindi ko sasabihin yung exact, pero okay din naman. Yun, may mga na sobra din naman sa akin, na nakabili din ako nung gamit ko. So, siguro, may mga natira din sa akin na, ano, 300 euros para mga na. So, sa akin, siguro, ano, mga estimate, ano, out of pocket, 250,000 pesos. Tapos, yung out of pocket na yung gastos. Personal talaga. Around 250,000 pesos. Tapos, ililess ko na lang siguro yung 15,000 nook na ano, na sumobra dun sa, ano, sa allowance. So, not yun. Pero around. Kasi may rent yun sa'yo, no? Sa akin din pala, naalala ko. Kasi, kailangan ano na kami ng Airbnb nun eh. Nag-book na ako ng Airbnb dating dito. 1 month yun. Kasi maghahanap ka pa eh. Naghanap pa ako. Hindi kasi sila nag-asikaso nung titirahan. Yung sa'yo, Jess, sila nag-asikaso nung titirahan mo eh, no? Ano? 1 month. Dapat ibabawas din yun dun sa relocation budget. Tapos ano, sana yung manager ko din nanonood nito. Nakalimutan niya na ako singilin dun. Around, ano din yun? 9K nook din yun sa buwan. 9-0. So, hi manager. Okay. So, yun. Kaya medyo malaki yung natirang ano, allowance sa akin. Sa yung sa akin, nagastos ko parang, hindi naman umabot ng 200, pero mga siguro nasa around 100. 100, no? Masakit. Masakit din. Prepare kayo. Hindi basta-basta. Partida sa amin, ano, may portion na sinagot pa ng company. Ayun, yeah. May sagot na sila. Saka yung mga lakad-lakad mo rin, eh, ng papers. Yung pabalik-balik ka, na, siyempre, yun, nasa budget mo rin yun. Madami-dami din gagastos yun. Okay, so yun yung mga ano, kailangan yung gas in or at least meron kayong extra money para doon. Yeah. Okay, next question. Ilang years para makapag-apply software engineer? Masasuggest ko 5 years, no? 5. Yung sa akin kasi may nag-apply ako, may award kasi ako sa Microsoft ano, as Microsoft MVP plus yun, isang reason yun bat ako in-hire. Nagtuturo ako ng ano, in person workshop, React, Angular, ang dami kong trainings din noon, plus sa skills ko yon na hindi lang ako coder, na pagturo ako, punta ako ng event, so and then marami rin akong certificates na noon. So iba-iba, no, pwedeng enough na yung 3 years, pero depende kung ano pa yung kaya mong gawin dun sa 3 years na yon, katulad nun sa akin. Pero yeah, an average 5 years. Hindi to proven and tested, ah. Naisip ko lang ngayon. Okay lang na less than 5 to 3 years. For example, fintech, no, mga crypto, blockchain developments. Hindi pa siya ganun ka widely used. So ngayon, yung mga employer nag-i-scramble yan kung saan sila maghanap ng mga developers na knowledgeable dun sa technology na yun. So ikaw, kung yun yung niche mo, baka may chance ka. Yeah. Ano lang, hindi to proven and tested. Ano lang, parang nisip ko lang na logically possible. Kasi sobrang bago ng technology na yun. Sobrang konti pa lang ng mga developers na nag-a-adapt dun. So, kung ang ano ka, business ka, so naghahanap ka ng in-house developer or consultant na within that realm. Example lang yung crypto. Wala akong may ibang maisip. Definitely madaming technology dyan na bago, na in demand. So kung yun nga, within those ano ka realm na ano ng technology, baka may chance ka kahit 2 years ka lang, pero solid na naiintindihan mo talaga yung paano nag-work yung technology. Yeah. Possible yun. Fintech, oh. Yeah, Web3. Oh, yun, mga ganun. Mga dApps, yeah. Ako siguro. Blockchain. Ako, may add din siguro dun sa sinabi ni Justin.
yun, actually dito required talaga 5 years eh, sa Netherlands. Lagi nilang sinasabi yun. Pero, I guess yun, yung sinabi mo rin, Devlin, yung sa MVP. So, tayo naging MVP tayo. So, actually, malaking factor din siya. Siguro hindi lang yung pagiging MVP, yung pagiging involved mo sa community. So, share ko lang yung naging experience ko sa interviews ko. No? So, medyo madami akong dinaan ng interviews. Siguro mga nasa 5. So, madami. As in, tapos meron pa akong coding. So, mga ganun. Pero, naging factor din. Kasi, ang isipin nyo din, meron silang developers dito sa ibang bansa. So, parang ano ba yung magsa-stand out sa'yo? So, parang yun yung kailangan mong ibigay eh, sa kanila na ano ba yung ano yung parang unique sa'yo na dapat i-hire kanila. So, isa dun sa mga natanong nila sa akin is yung community involvement. So, ano ba yung, bakit ako naging community leader sa Angular Philippines? Tayo, lahat tayo nasa Angular Philippines. So, ano ba yung nakocontribute mo dun sa community? Ano yung mga na-speak mo ng events? So, yung speaking din, ano din siya, parang malaking factor, pero nakatulong din siya na naging interested sila sa'yo. Tapos yung isa din is yung, yun, actually yung pagsusulat ng libro. So may time na technical yung interview ko, pero tinanong niya ako kung ano yung mga sinulat ko sa libro. So dun kami nag-focus. So siguro ano din, maganda din yung pagiging involved sa community. Kasi din iniisip nila kung ano ba yung magiging impact mo dun sa developers nila. So parang ikaw yung magiging positive impact sa kanila. So ma-influence mo sila dun sa mga ginagawa mo. Like yun, ngayon sa company ko is meron din silang community sa inside. So naging involved na rin ako dun kasi alam nila na involved din ako sa community sa Pilipinas. So malaking tulong din siya na maging interested yung mga employer sa inyo. Lalo na sa IT industry tayo kasi continuous learning, di ba? So and push na rin maging involved dito sa mga community like yan, sa group natin. Nice. Okay, sana ano, nagets ninyo yun, no. Okay yun. Kailangan meron kayong pagkakaiba sa the rest, at least, no. So next question, does POA know how long is your contract? Ano ba ng POA? Just hinihingi nila. May papers ko na fill upan. Tapos nakalagay ko ilang years. Tapos sa akin kasi permanent eh. So walang nakalagay kung ilang years yung contract. Tapos sabi ko, paano po yun? Sabi na, sige, lagay mo lang dyan, 3 years. Parehas. Diba? Ganun din sinabi ko kay Seiji kasi permanent eh. Sa akin nakalagay, 1 year yung POEA. Pero sabi nung company ko, hindi mo kailangan umuwi. So, basta meron kang work dito, yun, tuloy ka lang. Sige. Meron kasi ako, separate yung contract na binigay nila sa akin eh. Isang contract na para sa company mismo, isang contract para sa POEA. Pero sabi nila yung POEA dito, parang formality lang din. Pero pag yun, pag umuwi ka ng Pinas, parang may asing-suwing ka lang online eh. Pwede mo na, yung OEC ulit. Hindi mo na kailangan ang daanan. OEC ulit. Para renew mo lang. Renew lang eh. Yeah, update nyo lang yun. Update lang. Pwede mo na i-print yun. Online sa website. Sige, next question. Nagkaroon ba kayo ng band sa current employer ninyo? May band ba kayo? Yeah, tauso dito sa Nari. No? Kahit gastusin ka nila. Hindi. Walang band. Walang parang band. Ano lang din. Parang ang tawag dito yung parang kahiyaan na lang din. No? Pero ano nga, wala siyang band sa akin kahit ginastusan nila ako. Bawal. Ang kapal lang ng mukha mo. Yung 1 month ka palang tapos nagre-resign ka. Tapos na lahat. Totoo yun. Wala pala, hindi uso dito yung mga band. Bawal sa kanya. Yung kung sa Philippines, band yung sila yung magbabayad ng Azure certificate mo, AWS certificate. Band ka na ng 2 years, no? Band ka na ng 2 years, ay magkano lang yun. Demandable lang yun. Dito, bibigyan ka pa ng pera. Binigyan, sila na nagbayad para doon sa AWS and Azure mo. Pag napasa mo yan, bibigyan ka pa ng pera ulit bonus mo dahil napasa mo yun. Ganun sila. Kasama talaga yun eh, sa mga parang benefits nila. Sa amin din, attend ka ng conference. Libre siya, sagutin nila kahit yung mga trainings. Mahal ang mga conference. Kung i-convert mo sa peso, around 30,000, 50,000. Mahal. Yeah, sila pala nagbabayad nga pala sa yun. Kayo guys, kapag gusto ninyo yung mga ganong conferences, companies nagbabayad. 80,000 worth pesos na ticket.
pwede kayo. 3 days, mga ganun. Kain pumunta ng Spain. Si Devlin, hindi kailangan bayaran eh. Kasi siya yung nagtotalk dun eh. Libre lahat. Okay, next question. Ideal ba kaya mag-aim ng work abroad if no experience ka pa? Or experience mo na dito sa PH before mag-attempt, mag-apply sa labas? Ano pa, career shifter din. Thank you, advance. Yan, nasagot na namin. At least may experience, no? Pero, yeah, of course. Wala naman masama mag-aim. Never say never. So, yeah, never say never. Try mo pa rin. Kasi yun yung goal mo eh. Ano lang, kailangan mo lang talagang i-build up yung skills mo para ma-reach mo yung you know, opportunity. Before ako naka-jackpot dito, nakailang try din ako. Although hindi seryosong apply ah. Yung tipong, ano lang, sasubmit lang ako magsasubmit. Tapos pag may nag-reply, di meron. Unfortunately, that time wala. Tapos yung nag-decide talaga ako na ipupush ko talaga, mag-work ako dito, kahit anong mangyari. Ayun, talaga seryoso yun. Araw-araw ako nagsisend ng resume, araw-araw ako nagre-review. Kahit para pagka may dumating na interview, ready ka na agad. Yeah. Yun din, dapat ready sa interview. Kasi nung mga before, ano lang eh, apply kaya ako sa Australia. Sisend ako ngayon resume for a week, no? Isa-isahin ko yung mga application. Tapos syempre, hindi ka naman ganun kaseryoso. So, iilan lang yung ano mo, na-sendan mo. Pero yung dito, sobrang seryoso ko talaga. Kahit anong mangyari yun. Send lang ako ng send araw-araw. Halos din ako nagtatrabaho nun. Although, ano, madali lang naman yung work. Kumbaga, kaya nang tapusin mga ganitong oras or sa weekend. Pero sobrang seryoso ko na nun na halos dun na nauubos yung oras ko sa pag-a-apply. Araw-araw yun. Tapos kada anong araw, nagbabago yung itsura ng resume ko. Nag-update na nag-update hanggang sa nakuha ko yung perfect na format ng resume ko na, uy, parang ito na yung perfect format kasi napapansin na nila. Oo, parang ganun. Yun. So, sige, never say never. Kung wala kang experience, try nyo pa rin. Or yung ibang way naman, mga kausap ko, caregiver sila dito, caregiver sa isang bansa, then nagsawa na lang sa caregiver, nag-aaral na by himself o self-taught, tapos nag-apply, yun, nakahanap sila ng work. But ibang case yun, dito na sila, wala na sila sa Philippines. Eh. No. So next question, what made you decide to work abroad po? Money is a given reason, but what about others? So maganda tong topic na to, no? Kasi ito, subjective siya. Kanya-kanyang reason ba't ka mag-abroad. So, pwede sagutin ko muna to. Sa akin kasi personal, marami. Isa na doon, ayoko na yung traffic sa EDSA. Sawa na ako, although work from home ako, but sometimes pumupunta ako Makati, sawa na ako. Government, no? Nag-ano na rin ako, nagsawa na rin. Growth, personal growth. Para maging more mature, iba kapag tumira ka sa ibang bansa, ibang culture, ibang language, and hindi lang kasi Norwegian yung mga kausap mo. For example, or Netherlands, hindi lang puro Dutch yung mga kausap mo doon or makakasama mo sa work. Iba-iba kasi migrants din or expat. Iba nanggaling sa Spain, iba nanggaling sa Croatia, Eastern Europe, no? Iba-ibang parts ng world. No, from China, tapos mayroon mga Malaysian or Vietnamese, mga kasama ko sa work. So iba-iba yung mga kausap mo, iba-ibang pananaw sa buhay, mayroon kwentuhan. So nagmamature ng konti, yung gusto ko, nag-decide din ako. Quality healthcare, quality education, future, so yun lang din, no? Sa ibang landscape nga talaga. Iba-iba naman. So, yun lang yung reason ko. Si Jess and si Seiji, kung may sa akin, siguro, no, typical. I think every Filipino, no, dreamed of working outside of Philippines, I guess. Since third world country tayo, parang bata pa lang, I think some of us dream na balang araw mag-work ako sa abroad, kahit nga basurero sa abroad, eh. Parang ganon, alam mo yun. Yun. Tapos, hindi lang talaga nag-manifest nung early career.
original target ko before is SG. Pero that time kasi nung experience na ako, nung confident na ako na kaya ko makakakuha ng trabaho sa SG. Ano, parang naghigpit naman yung SG that time. Na parang priority na nila yung mga ano nila, locals. Kasi parang nagreklamo na yung mga locals sa SG. Na parang dami na daw immigrants, tapos naubusan na sila ng trabaho. So yun, na-push back ulit yung plan.